Magandang araw at welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang sinasabing mutya na bumubuhay umano ng patay. Pero totoo nga kaya ang mga ito? Ano naman ang mutyang ito at saan matatagpuan? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya. Pero bago yan, subscribe ka na muna at pakipindot mo na din ang tiny bell button para ma-notify ka kapag may bago tayong upload na video. Sa probinsya, kilala ang kakayahan ng mga halamang gamot. Ginagamit nila ito bilang panlunas sa maraming karamdaman. Sikat ang mga ito lalo na sa mga liblib na lugar. Sa mga probinsya din makakatagpo na mga samot-saring pinaniniwala ang mga mutya o mga bagay na may kakaibang kapangyarihan na galing sa kalikasan. Isa ang halamang alikbangon sa pinaniniwalaang nakakalunas sa iba't ibang karamdaman at pinaniniwalaan ding may mutya na kapag nakuha mo ay magbibigay sa iyo ng dagdag ng buhay at lakas ng katawan. Ang kakayahan umano ng mutyang alikbangon ay kagaya ng sa mutya ng linta na makikita sa mga ilog. Pero bago natin alamin ang iba pang kakayahan ng mutyang ito, ay alamin muna natin kung ano nga bang halamang alikbangon at anong mga sakit ang kayang lunasan nito. Ang alikbangon o climbing day flower sa Ingles ay isang maliit lamang na halaman na may makapal, malambot at makatas na dahon at mga sanga. Ang halaman ay mistulang gumagapang at may bulaklak na kulay lila. Karaniwang makikitang tumutubo ang mga ito sa mga talahiban at lupang nakatiwangwang sa mababang lugar dito sa Pilipinas, partikular na sa mga probinsya. Karaniwang nilalagan ng magkasama ang mga dahon at tangkay ng alikbangon at pinapainom sa may sakit. Maaari din itong dikdikin at katasan at ipampahid sa apektadong bahagi ng katawan. Mabisa itong pampababa ng lagnat kapag pinainom ng pinaglagaan ang dahon at mga tangkay nito. Dinidikdik naman ito at ipinapahid sa mga sugat para sa mabilis na paghilom. Nagagamot din ito ang pigsa, paso, hirap sa pag-ihi at tonsillitis. Bukod sa pinaniniwala na kagagamot ang halamang ito, ay pinaniniwalaan din na may mutya ito na kapag nakuha umano ay magbibigay sa iyo ng dagdag ng buhay at lakas ng katawan. Gaya nga ng sinabi ko kanina ay may hahalin tulad ang kakayahan ng mutyang alikbangon sa mutya ng linta. Isa sa mga kakayahan ng taong may taglay ng mutya ng linta ay ang lumalakas kapag nababasa. Ganto rin umano ang mutya ng alikbangon. Makukuha umano ang mutya nito sa mismong halaman. Ito raw ay isang maliit, maitim at makintab na mistulang bato. Sinasabi na kapag ang sinumang may taglay ng mutya ng alikbangon at nangihina, ay dinadampi lang nila ang kanilang katawan sa tubig o umiinom lang sila ng tubig at muling bumabalik na ang kanilang lakas. Ayon sa mga paniniwala ng mga matatanda, ang mga taong may taglay raw nito, lalo na kung ibinaw nila sa kanilang mga katawan at kapag sila ay namatay, sila ay maaari pa rin mabuhay, ngunit hindi literal na mabubuhay. Ito ay sa pamamagitan na lang ng lakas na nagmumula sa mutya. Kapag nasa katawan pa rin daw ng taong namatay ang mutya, kaya daw nitong pagalawin pa ang bangkay na mistulang buhay pa. Ang paraan umano para mawala ang bisa nito ay kailangan ng isang albularyo para magsagawa ng isang ritual upang kontrahin ang bertod ng mutya. O di kaya ay hanapin kung saang parte sa katawan ng may-ari binao ng mutya at ihiwalay na ito sa kanyang katawan. Ito'y ayon lamang po sa mga matatandang paniniwala. Wala po tayong matibay na basihan kung totoo nga ba ang mga ito. Pero sa mga naniniwala talaga sa bisa ng mga mutya na galing sa kalikasan ay hindi malayong mangyari para sa kanila ang mga ito. Ikaw, naniniwala ka ba? Komento ka naman sa baba ng video at ipahayag ang inyong nalalaman. Dito'y kumanay ngalipasin dito'y nga video. Kitagnanayin tayo kumanga na sa lunat. Agbiag tayo amin.